Hey guys, kayo ay nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Ito ang Kasabwat TV. Sobrang bibilis ako na talaga. Alamat ng munggo. Alamat ng munggo tayo. Pero bago tayo dumako doon, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers. Loyal subscribers at sa mga magsusubscribe na kayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang. At sa lahat ng mga viewers, sa loyal viewers, yun. Thank you po sa inyong lahat. So, ito na. Dumako na tayo sa ating alamat ni Kasabwat. So, ang ating alamat nga ngayon, gaya ng nadinig nyo, ay alamat ng munggo. So, saan pa nagmula ang alamat ng munggo? So, ito, recap ng ulit. Yun. Nadakip na nga yung si Beer at Ador. At nalaman na nga nila Lola Tiffany ang good news na yun. At yung pinahirapan, yun, dahil doon nag-celebrate sila. At pinahirapan na naman nila ang apo na, ang anak ni Anderson na si Temyong. At pinakuha ng, kaya punta sa group at para pakuhanin ng mga tawag nito. Pinakuha ng mga laman dagat, mga pusit ganun, pating mga bangos tilapia, pinakuha sa gubat. At nagawa naman ni Temyong yun. Pero di ko alam paano. So, at sa kabilang dako naman, si Anderson nga ay patuloy pa rin sa paghahanap sa anak. At nakasalubong niya nga si San Pedro at si Jaime at Paul. At yun, nagkaroon nga ng natakot si Anderson, kala niya mga alagad din ng batas ganun. Pero sinabi niya nagbigay si San Pedro, sabi ni San Pedro ay tutulong siya kay Anderson. Pero hindi nga nagtiwala si Anderson. Tinangka niyang sugurin. Sinugod niya ngayon. Gamit yung patalim. Pero biglang may humarang na ginamit nga ni San Pedro yung Edutensei, yung bumubuhay ng patay. At nagulat siya, nakita niya nga siya ang asawa niyang si Grace. At dahil doon, napilitan nga sumama si si Anderson para lang mag-reunite sila pamilya. At sa dako naman nila sa kabilang faction naman sila Super Batman, Michael and his terrorist group, and si Robin Patilla naman ay pinag-aakala nila yung i-counter attack ang Edutensei ni San Pedro dahil yun ang weakness nila weakness ni Super Batman pero wala pa rin silang mahanap na so natulog sila kaso hindi nga sila makatulog kaya nanood sila ng balita na at napalad nga nila sa balita na nahuli na ang si nahuli na si Marlon alias Lamok na may 300 years nang tatago. Yon si alias Lamok. So yun yung previous na alamat ng Lamok. So ito na ang ating continuation. Pero ang ating alamat ay alamat ng munggo. So nasa na tayo ngayon sa eksena ni habang papunta na nga sa hideout si San Pedro kasama na nila si Anderson at kinakausap nga ni Jaime si Anderson. Sabi, Anderson, alam mo ba patay na din ako binuhay lang ako ni Pinuno ni San Pedro. At sabi ni Anderson, what? Napa-English siya. No? Sabi naman, oo, at ang pumatay, nagpapatay sa akin ang tatlong lola.
Sabi ni Anderson, at sabi naman ni Anderson, grabe talaga yung tatlong lola na yun. Tapos, ang balita ko, ang pangalan na nagpapatay sa akin, at Beer, ay si Beer Atador, sabi ni Jaime. Sabi ni ano Anderson, eh, kakosa ko yun ah. Nakas sila yung ano, kaya kami nakatakas dahil sa kanya. At sabi ni ano ni Jaime, ah, nakatakas ba sila? Nakatakas sila. Oo, sabi ni ano. Sabi naman ni Jaime, ano, alam ko, ginawa nila yon dahil lang sa pera. At sabi naman ni ano, sabi naman ni Anderson, mababait sila, sa totoo lang. Nakasama ko sila sa kulungan eh. Mayiging kakampi rin natin sila dahil alam ko galit din sila sa lola eh, sa tatlong lola na yun eh. Dahil nga parang ano sila eh, pinabayaan din sila eh. Yun. Yung pag-uwi na nga sa hideout, yun, napanood nga nila sa balita. Yun, breaking news na naman. Sa Kasabwat News TV, nahuli po ulit ang dalawang ano hired killer o hitman na si Beer Atador. Ayun, nakita nila. Ay, nahuli na naman ulit yung dalawa. Ang sabi ni Anderson, kakaiwalay nga lang namin eh. At yun na. Sabi, eh, kinausap na nga ni San Pedro. Si one on one sila nag-usap eh. Alam ko kung nasan yung anak ko. Ayun. Ayun, sinabi na nga. Sabi ni Anderson, galit pa sa akin yung anak ko dahil pinatay ko yung nanay niya. Ayun nga. Hindi mo maisisi yung anak mo. Pero ngayon, binuhay ko na yung nanay niya. Siguro naman magkakaayos na kayo. At samantala sila ano naman, nagte-training pa rin. Sila ano, te-training pa rin si Super Batman. Sabi ni Super Batman, kailangan ko mahigita ng edutensei niya. Yun. Nagte-training pa rin sila. Sola, Super Batman Michael and his terrorist group. At saka si Robin Patilla. Ayun. At sa mga doon naman tayo sa ano, sa nag-ooperate pa rin sa negosyo. Ang nga pala si Temio nga pala naging ano, nagmamanage ng karinderyan nilang tatlong lola. Yung famous na karinderyan nila. Ayun. Yung maraming customer eh. Nga pala, ang tao, si ano nga pala, Temio, manager. At ang kanilang server si Temyong, cashier si Temyong, dishwasher si Temyong, tagalinis or bashing si Temyong din, siya lahat, all around si Temyong. Madaming bumibili. Sabi ni ano, may isang customer nagagalit. Sabi ni Temyong, bakit po kayo nagagalit? Sino pa may akin ito? Sabi nung isang dalaki. Bakit po? Tawagin nyo nga. Nagwawala eh. Sabi ni Temyong, mga lola, may nagagalit po. Sabi ni nung tatlong lola, bakit? Di ko po, sabi man ni Temyong, hindi ko po alam eh. Kung bakit bakit siya nagagalit. Sabi ni nung tatlong lola, sige, harapin namin yung nagreklamo na yan. Sabi, bakit ka nagreklamo? Di ba masarap yung pagkain namin?
ano, may nakita ka bang langaw o madumi ba? At sabi nung nagreklamo, hindi po yun. Kaya ako nagagalit. Biyernes ngayon, bakit walang munggo? At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng munggo. Ito po si Kasabwat TV. Thank you po sa inyong lahat. At sana na-inspire kayo sa aking kwento. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye.